So yan, what's up mga boss? So for today's video natin, so yan, i-share ko naman sa inyo mga bossing kung paano naman yung pagkakabit ng ating wall flashing. So ito yung diskarte namin, paano kami nagkakabit ng mga wall flashing. So yung wall flashing mga boss, para sa inyong kalaman, ito yung kino-cover natin o tinataklob natin doon sa mga gilid ng bubong natin. For example, yan, kagaya niyan, may mga parapet wall, firewall, or any dingding, no? So para ma-prevent natin yung tulo kasi meron niyang butas sa tagiliran. So kaya nilalagyan natin yan ng mga naangkop na flashing. So iba't iba ang klase ng flashing, no? Maraming klase. So yung sa wall flashing, papakita ko lang sa inyo yung isang design na ginagawa namin palagi. Basta magkakabit kami sa mga pader. Ayan. So ganyan yung design yan. Ayan. Depende na sa sukat nyo mga boss, no? Ang proposed na sukat nito, pwedeng 16 inches, pwedeng 2 feet. Depende sa lapad ng ating paglalagyan, no? Then ang ginagawa namin mga boss, itong nakabend na to, pakita ko muna sa inyo. Ayan, ito yung top nyan. So bali magiging ganyan ang itsura niya pag kinabit natin. Itong nakabend na to, kinakailangan nakabend siya na 135 degree. So mapapansin nyo, nakaangat yan. Ang purpose nyan ay ganito. Ayan. Dito sa wall, kasi nagpapagrind ako, ayan, pinapagrind na ginagrinder namin yung pader para suksukan itong nakabend na to. So ito kinakailangan, huwag masyadong malapad. Kasi baka hindi na pumasok yung ating pinabend na yan. So ito ang sukat nito, 3/4 to 1 inch. Mga boss ha, 1 inch yung ating maximum. Tapos, kinakailangan pag grind natin, yung angle ng grinder natin naka 135 degree din. So para may suksok natin itong nakabend na to doon sa ating grinder, sa pader, para hindi na pumasok yung tubig or hindi magkaroon ng leakage. Kasi mga bossing, gaya ng sabi ko, naka 135 degree yan, nakaangat. So pag tama ng tubig dyan, tubig ulan or any tubig, hindi yan aahon kasi nga mataas yan. So bali ganito yung itsura nung naikabit natin, no? Pasilip ko sa inyo, so hindi masyadong makita dahil nasa loob. Ayan, so dito na lang sa malayo. So yun yung sample ng ating flashing. Pagkatapos, isusuksok lang natin yan. Kinakailangan nakabaon yan mga boss ha. So kitang-kita nyo yan, nakabaon talaga sa pader yan. Itong part na to, pwede nyo lagyan ng sealant dyan. Elastoseal, Vulcaseal, silicone sealant, any sealant na gusto nyong ilagay. Bahala na kayo mga boss. Basta ang importante, lagyan nyo ng sealant. Pwede nyong i-texcure dyan, pwede nyong ipako. Bahala kayo. Pagkatapos, syempre hindi to, sa lower part, itong malapad, i-texcure naman natin yan doon sa mga groove dito. Sa mga rib part nya, yan o. Dyan natin siya i-texcure. So minsan, pwedeng rivet, blind rivet. Bahala kayo mga boss. Basta importante, matibay. At so yan mga boss, sa pagkakabit naman natin, so yan, kita nyo, texcure yung ginamit natin, no? Yan, naka-texcure. Pagkatapos, pagdating doon sa dugsungan, kinakailangan minimum of 4 inches yung pinakamaigse. At huwag naman sobrang haba, at huwag naman sobrang igse. So para hindi naman siya mapasok ng tubig. Pagka sobrang igse, so may tendensing tumulo. So kaya tama lang. So yan mga boss, so yan okay na, no? Yung ating wall flashing. So yan, nakikita nyo, maganda yung ating pagkakagawa. At syempre, matibay yan. Make sure lang mga boss, yung ating texcure, kapag i-texcure nyo yung ating mga flashing na yan, siguraduhin yung tatama dito sa zipper lens. So wag nyo i-texcure sa yero-yero lang para mas matibay, no? Hindi siya basta-basta matutuklap. Pagkatapos, gaya na sabi ko,
Pag okay na yan, kung gusto nyo makasigurado talaga walang tulo, yung mga dugsungan na yan, pwede nyo lagyan ng elastosil or ng sealant. Any sealant na gusto nyo, bahala kayo. Tapos, ito, yung sa may wall natin, ito ang ating lalagyan ng elastosil, mga boss, lalagyan natin dito. Ito. Yung part na nakabaon ng ating yan, flashing. So, lalagyan natin yan. So, although pag yan naman, okay yan. Kahit hindi nyo lagyan yan, hindi tutulo yan kasi nga, naka 135 degree yan pataas. So, di ba? Kahit hindi nyo lagyan, hindi yan tutulo. So, lalagyan lang natin para extra tibay. Di ba?